yun yun mga partner, eh, di ba? Yun yun yung sinasabi ni John F. Kennedy na ask not what your country can do for you. Di po ba? Kundi ang itanong mo, ano ba ang magagawa ko para sa bayan ko? Di ba sa panahon na to? Di ba ng pandemya? In your own little way, meron kang pwedeng magawa, di ba mga partner? Wala kang pera? Tanong mo sa sarili mo, paano ba ako magkakapera? Ayun po yun eh. Hindi yung tatanungin mo sa sarili mo, bakit kaya ako laging walang pera? Di ba mga partner? Kasi pag yun ang tanong mo, of course, iyon, i-validate mo, ah, kaya ako walang pera kasi ganito, ganoon. Eh kung itatanong mo, teka, paano ba ako magkakapera? Ano ba yung mga paraan? So makakalista ka na ngayon ng mga paraan, ah, ito pala, dami palang options. Saan kaya ako dito pinakamagaling? Saan, ano dito yung pinakamas madali kong makakaya? Di ba mga partner? Ayun po yun eh. Ang right questions will open doors of opportunities para po sa inyo. Yun po yun, kaya ganun ka-importante ang pagtatanong. Okay po ba mga partner? Ito po, number 3 mga partner, no po? Ang pagtatanong, magbabago ng resources na available po sa'yo. Parang ganito po yan mga partner, no po? naalala ko yung aking isang kaibigan, ano po sila, ito po, si Sir Henry at saka si Ma'am May, no po? Nung aking po silang in-invite dun po sa opportunity po na presently, no po, nandun ako. So, this was, I think, 2013, no po? Pero ang actual na na-meet ko po sila ay kasi ako mga partner, New Year na ano yan eh. May mga, kumbaga, may mga pinupuntahan pa rin ako, no? May mga dinadalaw akong kaibigan, ganyan po. Kasi na-tiyempo, may kaibigan ako ang birthday, 31. No ba mga partner? O kaya 30, so doon naman ako galing sa brother ko. Pero that time, parang galing ako ng Ortigas, no po? Ngayon, pauwi mga partner, nakasakay ko sa isang bus, si Sir Henry at saka si Ma'am May, no po? So pinakita ko sa kanila opportunity, ngayon in-invite ko sila, sabi ko, January 2, first day ng office, punta po kayo sa office kasi papakilala ko po kayo sa, ano ha, sa general manager. So parang gano'n, ano po mga partner, usapan. Ngayon mga partner, hindi ko alam, no po, na wala pala silang pamasahe that time. Pero alam niyo ba mga partner, hindi nga sila dumating sa tamang oras, no? Ang tagal ko talaga naghintay. Kaya lang naghintay ako kasi buti na lang may cellphone na ngayon, ano po, na nagko-communicate mga tao, darating po kami. So yun yung sinasabi niya, kaya siyempre ako umaasa ako talaga na darating hanggang sa dumating nang 7 o'clock. Naghihintay pa rin ako. Pero mga partner, ano yung point ko dito? Buti na lang ang ginawa nila, ang inisip nila, eh paano ba kami makakarating doon? Hindi nila inisip yung, nako, bakit ba wala akong pera, hindi tuloy ako makakarating doon. Tama po? Kasi kung ang inisip mo, pwede nyo nang isagot mo eh. Naranasan nyo na ba na may kausap kayo tapos ang idadahilan sa inyo, sorry, hindi ako makakapunta kasi wala akong pamasahe eh. Di ba mga partner, yun ang kinakatwiran ng iba, wala silang pamasahe. Pero bakit sina Sir Henry at sina Ma'am May nakarating? Kasi ang inisip nila, paano kaya kami makakarating doon sa usapan namin ni Brother Gari? Di po ba mga partner, yun po yun eh. Asking the right questions para magawa mo yung dapat mong gawin. Tama po mga partner, para kung ang resources mo man ngayon ay limited, makagawa ka ng paraan. Di po ba mga partner? Dahil merong paraan kung gugustuhin mo. Kasi tignan nyo mga partner, example, pwede mo bang ikatwiran sa mga anak mo na, mga anak, wala na tayong kakainin ha buong taon kasi walang trabaho si daddy. Di ba mga partner, mamamatay na lahat ng mga tao kung lahat ng tao ganun mag-isip. Di ba po, hindi ka nagagawa ng paraan na ano, paano, anong kakainin namin mamaya? Di po ba mga partner? So kung yun nga, naiisipan mo sa nakukuha ng kakainin namin mamaya, so pwede mo rin isipin paano ko makakarating dun sa dapat kong puntahan. Tama po, mga partner? Ayun po, inom muna tayo. Cheers! Ayan mga partner, no po? Napakaganda, di po ba mga partner, no po? So, ito pa yung isang magandang itanong natin. Ano pa, example, apaw-apaw, no? Ang feeling mo, pasan mo ang daigdig, no? Para kang si Sharon Cuneta, ano po? Pasan ko ang daigdig. So, ito mga partner, ang isang magandang tanong, paano ko ba mata-turn around itong sitwasyon ko ngayon, no? Paano ko ba ito mababago?
ganun, mga partner. Paano ba ito mababago? Paano ba ito mache-change? No po? Paano ba ito mate-turn around? Hindi yung, bakit ganito? Bakit lugmok na lugmok ako sa problema? Bakit lugmok na lugmok sa utang? Hindi dapat ganun kasi, mga partner, di po ba? So, start changing your focus. No po, mga partner? Ayun po yung solusyon. Di po ba? At alam niyo ba, at any moment, mga partner, kahit anong ano po yan, nasa ang sitwasyon ka man, no po, mga partner, biglang mababago ang sitwasyon mo, no po, kapag binago mo po ito pong ano po, kumbaga, mga partner, ano man yung mga pangarap mo, maano mo na yan, makikita mo na, makakita ka na ng liwanag. Baguhin mo lang yung mga tinatanong mo sa sarili mo. Subukan nyo po, ano po, after nitong usapan natin ngayon. Palagay ko nga, yung iba sa inyo, nag-iisip na eh. Di ba? Baka may mga naiisip na kayong mga tanong sa mga problema nyo, no? Kung paano po kayo makakaroon ng mga solusyon. Ngayon po, may i-share ako sa inyo ng mga problem-solving questions, no po? So, maganda pong isulat po ninyo to. Pero, teka, nakalimutan ko. Ang lawak ng ano ko iniisip na po. So ayan, mga partner, susulat ko na ang question number 2. Pero pakishare na po ha. Share nyo pa sa iba. Kasi marami pa silang mapupulot dito sa ating mga tatalakayin pa. Kasi halfway pa lang, no po. So ito po yung mga ito po yung mga problem solving questions na kung ikaw man nasa gitna ka ng mga problema ngayon, ano po, ito po, mga partner, isulat mo po at tanungin mo to sa sarili mo, ha? Kung ano man yung mga problema mo na yan, gano'n man yan kalaki. So, kumbaga, baka toxic ka na, ano po, mga partner. Alam niyo yun, di ba, mga partner, ang tao kaya dumadating sa point na masyado na siyang toxic, di ba? Yung lahat ng lumalabas na sa bibig niya, puro negative na. Na hindi niya alam, nakaka-offend na siya sa ibang mga tao o nakaka, alam mo yon, di ba, mga partner, ang tingin na ng ibang tao sa kanya pag nakikita siya, para siyang ano ano ba yan, ano ba yung mga mukhang toxic, mukha niya siyang surot na pinalaki. Ganun po, mga partner. So syempre alis ka, di ba, kung mukhang surot yung makikita mo. Ayun po yan, mga partner. So ito po, number 1, mga partner, no po, number 1, what is great about this problem, no? Isulat nyo dun. Ano bang maganda dito sa problema na to? Bakit? Meron bang maganda sa problema? Di ba, mga partner? Ito po yan, no po. Ano bang maganda sa problema? Kasi syempre, yan ang itatanong mo, no? Kapag nagtanong ka ng ganun, ganito yan, mga partner. Alam nyo ba na, according po sa isang author, parang kay Albert Einstein din galing to eh. Sabi niya, within every problem, merong opportunity, no? Merong napakalaking opportunity sa likod ng isang malaking problema. Kaya, the bigger your problems, mga partner, may malaking ano rin po yan, benefit. Kagaya po nang nabasa ko noon, naalala ko, mga partner, no, ako po nasa bukid noon, nandun ako sa aking tatay-tatayan, no po, si Cadino Escartin, no po. Umiiyak ako noon, no po. Kasi doon, 6 o'clock pa lang po ng ating gabi, 6 o'clock pa lang ng gabi, ang mga tao natutulog na. Sabi ko, Cadino, hindi na siya nasagot. Tapos maya-maya, yung pala, magsasalita siya mahina. Sabi niya, Kagari, bakit? Sabi ko, bakit po pinapatulog mo na kami? Sabi niya, ganun talaga dito kasi 6 o'clock natutulog na kami. Sabi niya. Sabi ko, ganun po ba? So ayun, nang ginawa ko, mga partner, meron akong book, binasa ko, ano po? Tapos nakalagay dun sa book, the bigger your problems, the bigger you will be. So ang ginawa ko, mga partner, yung salitang yun, isinulat ko sa papel, nilakihan ko siya. Ayan, the bigger your problems, the bigger you will be. Tapos, so lagi ko siyang tinitignan. Sabi ko, ganun ba? Kasi ang laki ng problema ko. Yung pala, ang malaking, kumbaga, magiging malaking tao ka someday kapag malaki ang problema mo. Yan pala yung sinyalis niya. So yung mga problema nyo, pag maliliit lang pala yan, pang maliit lang pala yung problema nyo kasi. Dapat pala malaking problema, di ba, mga partner? So yun po yun. Kaya, mga partner, di ito nangyari. Alam niyo ba, mga partner, ang laking bagay sa akin yun. Tapos ito pa, mga partner, ang nangyari, ano po? So the moment na nabasa ko yan, na-inspire ako. So kumbaga, nagkaroon ako ng focus dun sa ano yung pwedeng mangyari sa akin, ano po? Dahil sa problema na yun. So yun, pwede nyo isipin ngayon, ano po, what's good in this problem?
No po, ano ba yung maganda sa mga problema? Ayun, ano bang nakalagay sa Bible, mga partner? 'Di ba ang nakalagay sa Bible, kapag nalagpasan mo 'yan, magiging matibay ka. 'Di ba magiging matatag ka na? So ayun po 'yan, mga partner, yung endurance mo mas titibay, 'di po ba?